Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, April 6, 2022. Yung minomonitor nga nating low pressure area, yung pinakasentro nga po nito ay dito na nga po sa may vicinity ng Kidabawan. At ito nga pong low pressure area na to, no, may posibilidad pa rin mag-intensify bilang isang bagyong Agaton. Ayun po yan sa ating advanced weather forecast. Ang kanyang possible scenario nga po, no, yung pinakasentro po niyan ay andito sa may Mindanao ngayon at posible nga po itong umangat papuntang Visayas. At ito po yung may posibilidad na lumabas ulit sa ating Philippine Sea. At habang andito po yan ay may posibilidad po yan na mag-intensify into tropical depression. Tapos paangat po yan papunta sa may eastern section ng Bicol region. At habang binabaybay niya nga po yung ating karagatan, ito nga po ay may posibilidad na maging isang tropical depression. At kung mapapansin naman natin, na meron tayong isang low pressure area ulit, nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon naman po sa ating advanced weather forecast, ito nga po ay may posibilidad na pumasok sa ating bansa. At ito nga po ay posibleng maging isang mahinang bagyo din. At kung sakali naman po, no, na ito'y papasok din ng ating power line, ito naman po ay papangalanan si Bagyong Basyang. So ngayon nga po, nakakapekto itong low pressure area, syempre sa malaki bahagi ng Mindanao. Asahan na nga po yung malalakas na pag-ulan at lalo na po, no, yung posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan sa may Mindanao at pati po dito sa may ilang bahagi ng Visayas na posibleng naapektuhan na rin ngayon ng mga kaulapan nitong nasabing low pressure area. At dito naman sa may parte ng Palawan, makikita naman natin na halos umaabot na rin po yung ating kaulapan. Dito naman po sa may Metro Manila, posible pa rin po, no, makaranas tayo ng mga pag-ulan hanggang dito po yan sa may Bicol region. Bahagyang okay naman po ang lagay ng panahon dito sa may Mindoro province. At dito naman po sa may parte ng Northern Luzon, mapapansin po natin na magiging maayos din po ang lagay ng panahon. Asahan po yung mga isolated rain shower. Check natin yung view ng ating satellite image kung saan nga, no, makikita natin na may mga posible pa rin pag-ulan dito sa may Luzon. Makikita naman natin dito sa may parte ng Cagayan, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon dahil umiiral pa rin dyan, ano, yung ating northeasterly surface wind flow na nakaka-apekto sa extreme northern Luzon. Makikita natin dito naman sa may Metro Manila, sa ngayon nga po, magiging maganda ang lagay ng panahon. Subalit, bandang hapon, may mga posibilidad na po tayo ng mga pag-ulan. Maging dito nga po, no, sa may Bicol region, dahan-dahan din po gumaganda ang ating lagay ng panahon. Asahan pa rin po natin yung pag-ulan pagdating po ng hapon, maging dito po sa may parte ng Mindoro province. Dumako naman po tayo dito sa may Visayas, makikita nga po natin, no, posible pong makaranas ng mga pag-ulan dito po sa may Calbayog, sa may Mobo, sa may Rojas City, posible rin po yung mga pag-ulan, sa Iloilo City, sa Sagay, Cebu City, sa may Bohol, nakakaranas na rin po ng malalakas na pag-ulan, sa Dumaguete, nakakaranas din po ng mga malalakas na pag-ulan, sa Kabangkalan, at dito naman sa may Mindanao, nakakaranas ng malalakas na pag-ulan sa may Surigao, Kabadbaran, Cagayan de Oro, sa Bislig, sa Manay, nakakaranas na rin po ng mga pag-ulan. Mismo nga Davao City, nakakaranas din po yan ng mga pag-ulan at sa may Cotabato. Maging dito po sa Pagadian hanggang sa may Zamboanga City, nakakaranas na rin po ng mga pag-ulan. Dito naman sa may Palawan, nakakaranas din, no, ng pag-ulan dito nga po sa may Puerto Princesa, Palawan at sa may Bataraza. Check naman natin, no, yung posibleng senaryo nitong nasabing low pressure area. Ayon nga po dito sa ating advanced weather forecast, by April 7, makikita nga natin na posibleng yung pinakasentro nito ay muling lumabas dito nga po sa ating Philippine Sea.
At by April 8, makikita natin, ito nga po ay aangat. Nandito na nga po yung pinakasentro niya sa eastern section ng Visayas. At pagdating ng April 9, ito nga po ay tuloy-tuloy na mag-i-intensify habang nandito nga po yung pinakasentro niyan sa may eastern Visayas. At pagdating naman po ng April 10, makikita nga natin, no, ito nga po ay posibleng nag-i-intensify pa. At habang yung low pressure area nating minomonitor na sa labas, dito nga po ay isa ng ganap na tropical depression. By April 11, makikita nga natin, no, ito nga po ay nag-i-intensify na at ito nga po ay posible nang maging isang mahinang bagyo o tropical depression. At ito nga po ay kapag tuluyan na naging isang ganap na bagyo, ito nga po ay tatawagin natin kauna-unahang bagyo ngayong taon na si Bagyong Agaton. At pagdating ng April 12, makikita nga natin na ito nga po'y tuluyan naging isang nag-i-intensify pa bilang isang bagyo at posibleng nga itong umabot pa sa tropical storm. At mapapansin natin, no, na malawak po itong sirkulasyon ng ating bagyo o yung diametro na posible pong magpaulan dito po yan sa malaking bahagi ng Visayas. At abot po yan hanggang dito sa may Bicol, sa may Quezon, sa Polillo Island. At hanggang dito po yan sa eastern section ng Isabela at Tugigaraw ay posibleng makaranas ng pag-ulan. At habang yung isang bagyo naman po, makikita natin ano, na halos andito na po sa ating power line. At pagdating naman ng alas dos ng hapon ng April 12, makita natin tuloy-tuloy pa rin po nag-intensify itong posibleng bagyo. At by April 13, makikita nga po natin ano, na ito nga po ay nakapasok na ng ating power line. Ito nga nasabing posibleng si Bagyong Basya. Makikita naman natin ano, na tuloy-tuloy po na nagpapaulan itong posibleng si Bagyong Agaton dito po sa malaking bahagi ng Bicol Region, dito nga po sa may Metro Manila, Polillo Island, Quezon. Maging dito nga po sa may Isabela, eastern section ng Tugigaraw. Makikita naman po natin yan. By April 14, posible nga po no, na lalayo ito ng landmass pero nakaka-apekto pa nga rin po itong kanyang trough ng kaulanan dito nga po sa eastern section ng Luzon at maging Bicol Region. Makikita natin, no, wala naman po tayong nakikitang posibleng landfall scenario sa ngayon. Again, inuulit natin, ano? Yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po ito, no? Malaki pa rin po ang tsansa na magbago ito dahil nga mahaba yung ating range ng advanced weather forecast. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast kung saan nga yung posibleng tungo nitong nasabing posibleng si Bagyong Agaton. Kung mapapansin natin, ano, ito nga po ay nag-curve. Ito po ipapalabas ulit ng ating bansa at posibleng nga pong patungo po dito sa may bandang Japan. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data. Galing po ito sa European Centre at Global Forecast System. Kaya manatili tayo naka-update para po dito sa mga minomonitor natin na sama ng panahon na posibleng makapekto sa ating bansa. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.